bigla nawawalan Hello ng guys, display. good morning. So today is Yun. October Yeah, sabihin 23, natin. 2023, 9:50 ng umaga. So ayan guys, medyo masama yung pakiramdam ko guys. Palitan na lang natin ang piyesa ko. Masakit ang likod. So hindi ko alam, siguro panahon din. So siya inubo, sinipon. Ayan. Tapos ayan, masama pa rin pakiramdam. Tapos sabayan pa ng sakit ng likod. Siguro may UTI pa, parang ganon, sinabayan na ganon. So ito guys yung ating current repair ngayon. This is a Gigabyte siya guys. So wala na tong hinang. 2060 din siya, 8056. Yan. Ayan, so wala na siyang ito naman tubit. Ay from Sampuanka City. So change natin yung address. Buanga City. Yan. So medyo marami na tayong customer guys sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan. Palitan natin ito. Ito siya. Bayan na to. Bago lang yung courier. Hindi ko alam yung courier. Tanggal pa tornilyo na ito. Yung mga tornilyo. Yung coil natin. Ayan is hindi coil. So, kinalawang na siya. So, may repair history na ito guys. Galing na sa repairs. Ayan. Ayan, ganyan talaga ang buhay. Minsan, nasa option na lang talaga tayo, video card repair. So, pagpasensyahan nyo na ako, tinuob ako. Bubuksan na natin ito. No choice na kundi buksan gawa ng galing nga naman sa repair na medyo may mga ano dito damage so hindi pumasok yung aking technician mag isa lang tayo ngayon walang tao sa likuran ko sinira na din pala yung ano sinira na yung patapatay na to. Hinira na yung mga tornilyo. Hindi marunong magbukas. Siksya na kayo. Naupo tayo. Hinira na yung mga process ng pag-re-refer ay sabi sa problem wait lang guys. Madumi din siya, palitan na rin ng thermal pad. So medyo malaki-laki gastos kapag papalitan siya ng thermal pad. Siyempre additional kasi yun, hindi naman libre yung thermal pad. Yung katawan natin guys yung mga working hours natin is 8 to 5 lang ang sa akin ay wala yung technician ko to 8 hours lang tayo lahat hanggang alas 6 so magre-reduce ako ng time para hindi pabarsa ang katawan kasi ang hirap yan. So nilagyan na rin siya ng thermal paste so wala siguro kaya ng thermal paste lang baka thermal paste lang medyo 1660 to 2060 pala to guys kala ko 1660 so this is RTX okay this is the latest version of GPU chip TU106 gamitin pa tong chip na yan okay so galing na to ng technician so let's check the issue what is the issue okay sabihin ko na lang guys hindi ko napakita okay repair history pina-repair pero binuksan lang nila din sabi nila patay na talaga ang card yung sinabi nila parang diagnostic na so problem PC won't boot when GPU is connected to the PC when bro to the computer connection diagnosis data it was grounded and considered as dead
GPU. Ayan, so 10 GPU daw. Ayan, so ayan guys, so upon reviewing the repair history, so the technician is declaring is the GPU chip is totally dead. So ibig sabihin, other reason is hindi yata board level yung nag-repair. Okay, palitan natin ang H-start, piyesa, the basic yung sira. Testing process. Yung sira. Yung piyesa dito sa tribo. Any shorted about okay, shorted sa external. External power raise, of course. So, where's the shorted? Okay. So, let's check the physical inspection. Okay, let's proceed. Yan, ayos si the bloated. Ano ko, medyo mahal yung IC niya kasi EL00. Okay, di. Two pieces yata, pati yata itong isa. So, itikmin natin kita kung parking pa tayo ng no. Kung sigurado na yan. Wala na nabimit pa natin. Yeah, so, meron na tayong isa. Okay, maliit lang. So, nilinis na siya. Kaya pati wala. So, all evidence is removed. Nabalatan lang namin ang hinang. Ayan. Kasi, nalinis na po. So, anong reason? Bakit siya nag-blow? Sira. Meron dito, ano ah. Meron dito, solder. Ayan ah. Bakit nagka-solder dito? Hindi ko pa naman na ano. Okay, so let's check. So, tingnan natin ang kung paano siya nagsimula. Bakit siya na-blow? Okay? So, dahil sa thermal pad residue. So, pasensya na kayo guys. Talagang inuubo ako. Wala akong magagawa. Mute. So, continuation ng ubo natin. Continuation na rin. So, yan. Pagtsagaan nyo na. Sinsyahan nyo na po. Kanyang talagang buhay. May sakit. So, kailangan natin siyang i-record for evidence. For possession. Okay? So, yan. Upon checking. Yan. Ang nakikita ko dito. Dahil sa dumi. Dumi. Kaya siya nasira. Tapos, thermal pad expired. Super heat. Ako, meron din dito sa likod, oh. Ano to? Mag-blow na yata to. Tayo dyan. Ayan. So, I think the main issue is overheat. So, check natin muna yung so, proper testing. Pag ganito, nag-loaded yung ganyang MOSFET. So, i-check po lang muna yung kanyang memory. So, ang mahirap kasi sa gantong version, yung gigabyte na ano. So, ang memory niya, guys, ay ito. Yung dalawang coil na to. Yan, as you can see. So, i-check ko lang kung shorted siya. Minsan, hindi siya shorted, pero bigla lang pumuputok yung ano. Yung kanyang memory. Yung sa gantong model ako naka-experience saka dun sa 1660 na colorful. Yeah. So, ayan. I think it's good. So, we need to remove this IC. This is a bloated IC. So, ready natin yung IC yung pamalit in case para hindi sayang yung heat ng PCB. Ayan. Kasi yung PCB kailangan mainit talaga. Ako, iisa na yata ito. I think iisa na yung IC ko. Pag malapit na kasi yung gravel. Ay, dalawa pala. Oops. Lag. Meron tayo dito. ELNO. So, sana hindi sunog yung PCB kasi
Pag sunog, mukhang sunog eh. Sa ground yung wala akong capacitor. Start. Power pag repair. Pag talaga. No, wala. Yung 1.7 tapos lang. Pag naubos to, sumunod na price, 1.845. Let's see what happened. Okay. Wala na po. Wala na pag-aaring dito sa Manila. Burn nga siya. Ano ba to? Sa province yan, so it's burn. So we need to burn yung IC. So wala naman siyang connected. So testingin natin yung kung shorted pa rin siya. Pag nawala siya, so yun lang po siya. So not a GB. Ibig sabihin, okay na po siya. Wala siyang shorted. No buzzer as you can see. Ibig sabihin, guys, ay hindi for level yung tumira kasi dineclare niya sa GPU chip na talaga. But it's okay. Video card is there to repair your GPU. Okay, so taasin natin ang temperature. 450. Sa Iloilo naman ang destination. So may makikita kayo dyan contact person kung sino yung in charge sa local government unit ng Iloilo. Doon kayo makikita coordinate kung may mga additional requirements pa. So nalagyan natin ang government tutor, guys. Pero wala, nalimiss lang kasi ang promo nun eh. Noaral, ilis na rin. Okay, ito po. Gagin ano natin ng sorter plate. Ay, maganda. Ganun din. Kung mag-ano siya, kasi si Iloilo, okay. Medyo maano pa ngayon eh. Compare sa... Tapos natin natin siya na. Sorter plate. Depende kasi yung destination. Yan. Kung ano, sa espasyon na rin naman yung online naman kasi. Ano mo lang, i-search mo lang espas. Tapos, makikita mo yun sa kaagad. Magre-register. Oo, kung meron na siya, kung meron na siya, mag-login lang siya. Tapos, punta siya dun sa menu, hanapin niya yung traveling. Mag-apply ulit siya ng coordination permit na ang ilalagay niya naman na destination, papuntang Iloilo. Tama. Tapos, hintayin niya na lang na ma-approve yun. Yeah. I think okay na siya. So, remove lang natin yung remove natin yung kanyang Nexus. Then, palitan natin siya. Okay.
natin siya ng solder paste. Solder paste yung kinagamit natin, guys, para maganda. Mas ano kasi, hindi masyado mainitan yung IC. Hindi masisira yung IC. So, ganyan paggamit. Kasi lalagay ko na yung piyesa. Okay, wait lang. May, mukhang may dumi sa piyesa natin. May kapasitor. Okay. Position, guys. Oops. Three. Stand. It's done. Alisin na natin yung ano. Maguman niya na. Okay na yan. Waiting na lang yan. Iipod dyan sa position niya. Guys. Pag inalaw ka lang mo siya, yan o. So, diba? May ipod siya. So, natin i-press natin yan. Dahan lang yung pressing. So, where are you? Para dumikit. Ito isa na to? Yeah. So, can see. Speed. Natin. Tapos lalagyan natin siya ng flux para gumanda. Importante kasi yung flux. Natin siya. Ayan. So, wala na siyang paa. Balikan natin. Ayan. Tapos sa'yo. Wala tayo dito. Ating donor. Pagawa ko yung charger. Charger? Ano nga lang sila? Hindi marami ako. Yung dati pa rin, no? Ha? Dito, yung dati pa rin. Ay, sa ano? Nagbilo ko na ulit? Baka, kailangan na naman yung... Wala bang nabibili niyan? Ay, ano yan? Ah, ah, wala lang talaga nabibili dito. So, okay na ba? So, ready place. Okay. Okay, sir, iwanan mo na lang, sir. Alright, place na siya. So, and ito guys ay hindi muna natin siya iti-testing, yun the best. Kasi may reason po kasi yan kaya bakit siya nasira. So ang gagawin po natin dyan ay ultrasonic cleaning, then saka siya iti-testing. Okay. So hindi na siya kumakapit sa ang best repair process natin. Sa likod ito siya ng video card repair. Memory. Likod. So, kaya pag uminit siya, tumagal. Yan ang nagiging isip, nagiging dito. Kasi ito naman ay magkatabi, kaya walang problema. Makatabi ng mga ito. Ground connected to each other.
So, ito yung ano, tatlo. Ito yung BCC. Ayan yung ating main ray. Na shorten. Of course. So, tingnan natin bago natin siya. So, koy lang ginamit sa kanya pala. So, pag ganyan guys, so, check din natin siya kung short. Sure yung fuse niya. So, anong reason bakit siya? So, testerin natin siya. Okay, see. 0 ohms. Ito, what's that? Okay, 0 ohms. What's that? Okay, 0 ohms. Kasi yung mga nandito guys, puro fuse lang yan. Or 2.5K, ganyan. Okay, 0 ohms. So, dito, how about that? Okay, 0 ohms din. Puro fuse lang yan guys, mga nandit. So, okay siya. Okay, 0 ohms. Okay, all good. So, yan. Be retested. So, testingin natin guys. Show ko sa inyo na the problem is solved. Okay? Ayokong gumamit na Ayan. Ayan. Yun yung ano eh, siyempre yung gumawa kasi hindi siya siguro power level. Pina-check dun sa kanilang lugar, hindi nadali. Okay, stand. So ayan guys, so as you can see, I'm using diode mode dito. So let's check if shorter or not. Okay? Okay? The problem is solved. Yan, as you can see, no shorted. Good readings. Okay. So, check natin yung kanyang... Done. All corroded parts. Ito ba yung... Nakalina natin siya. Okay. So, nakalina natin yung lahat ng corroded parts. So, it's time check naman para ano, po... Check natin guys, ng memory. Kasi based on the experience... Tuyuin lang natin siya. Check natin yung gate. Saan pa ang gate naman ito? Kaya, kasi useless po yan kapag... ano... Tumutok lang kasi yan. Okay, hindi siya. Nakapull siya sa ground. So, yan lang naman yung okay, mga sandot natin. Possible code. So, yung ating pin 1, ito lang naman yung kabila. Ito. So, okay, pin 1. So, may rating 0.4. Malinis pa siya. 400 something. Yan, so, may rating po tayo. Bakit ito ay kulay black? Ayan. So, ibig sabihin, wala tayo nag-bloated dito sa ano. Kasi, pag minsan, pag ito'y sira at pinalitan mo, so, possible may sira sa loob ng memory sa ilalim. Pag pinalitan mo, nangyayari dyan, nasusunog to, pumuputok to, tapos nasisira itong 12 volts rail natin na to. Ito to. Yan. So, sira yan. O, ito'y 12 volts rail itong coil na to. Sunog yan. Putok yan. So, ganun pag may isa. Based on my experience, guys, kasi nararanasan ko kasi siya sa pagre-repair. Yan, sa gantong modelo. So, gandahan ko lang ito guys, isa na to. Kasi hindi ako comfortable eh. Ayaw ko kasi ng... Yan. Hindi ako comfortable dun sa... Ano? Sa dali. Ayan, okay na. Ano kasi ito eh? Malaki kasi yung ano kayo. Yung kanyang pagka PCB line. Kaya mahirap. Yeah, but it's okay. It's done. It's a easy job for me. Okay? So wala naman tayong connected. So another checking. Linisin natin. Okay. So all pin out is connected. Okay. It's connected. So ito naman kasi magkakadikit naman 'to eh. Yung 4 pin magkadikit ground, yung 3 pin 12 volts rail. So okay na siya. Okay guys. Okay. Yan. Oh, my job is done.
So, update ko kayo later for stress test. So, ano po ito? Kailangan natin siyang ultrasonic cleaning. Dahil, ito mga ganito kasi. Possible, kaya po siya bumigay. May issue po dito. Either corroded, liquid damage, or etc. Yan. Kasi pag hindi mo siya nilicleaning, ganun ulit. Either bumigay. Sayang po kasi yung IC. Medyo mahal po kasi yung IC na ganito. At saka yung BL00. Mahal yun. Ah, meron pa isa, yung ano, may bagong labas nun eh, sa ginagamit sa mga 4090 series. Siyempre, pag mahal ng video card, mahal din yung icing ginagamit. Ganun, ganun siya, guys. Ayan, so, ayan. So, update ko kayo later, guys. Yeah, ultrasonic cleaning ko to. So, matagal kasi yung ultrasonic cleaning para hindi kayo masyado matagal humaba yung video. Kasi hindi ako nag-i-edit ng video na yung cut, masyadong matagal. So, marami kasing nakapilang customer, marami tayong repair. So, kailangan natin bilisan. Kung ano yung na-record natin, yun lang. No skip, no ano, okay? So, ano yung na-record, yun lang po. Gawa ng, ay, mahaba po talaga ang pila ng repair ko. Palagi yan, araw-araw po yan, buwan-buwan. So, matagal na tayo sa industry ng repair ng video card ay talagang tayo po ay pinipilahan. Napansin nyo to, ito. So, sige, ginawa tayo second option. Ganun kasi sila eh. Minsan, hindi natin sila masisisi kasi mas malapit to sa lugar nila. Kaya pinatesting to sa technician. Then, ngayon, pinapadala. Ganun lagi kasi ginagawa sa akin, guys. Sa akin side, medyo masakit sa akin side. Gawa ng inquire sa'yo. Tapos, sabihin niyan, mahal, overprice, dami pang sasabihin na ganun, mahal, overprice. Tapos, may bayad kahit hindi magawa. Sa akin kasi may bayad eh. Tapos, meron naman daw sa malapit sa kanila, no fix, no pay. Oh. So, doon sila nagpaga. Ngayon, ang system nito is, chat uli sa akin, sir. Pwede ko paggawa sa inyo, ano, sir? Kasi nag-try ako din sa amin, hindi naman kaya, ganyan. So, na yan, hanggang sa nagmamakawa, etc. Kasi minsan, tinatanggihan ko na kasi, guys, lalo't mga sinabihan ako ng mga bad words, something not good as a technician. So, pangit kasi ganun. Huwag ka kasi magsasalita kapag hindi tapos at hindi pa alam. Kasi may reason. Kasi, kagaya nyan, guys. Ikaw, as a customer, ako versus ako na paid at versus no fix, no pay. Siyempre, ikaw as a customer, you choose the no fix, no pay. Kasi magawa't hindi. Pag hindi nagawa, walang bayad. So, safe ka. Yun yung ano. Pero dun sa part na knowledge and techniques and experience, dun lang hindi mo inalam. So, ganun lang as a customer. Ano ba, ikaw ay customer. So, tinaray mo dun. Ako, paid service. So, tinanggihan mo or ano. So, sa akin, ang masasabi ko lang, guys, kung bakit hindi ako nag-accept ng no fix, no pay. So, ako kasi, guys, siyempre, experience GPU repair tayo. Pinipilahan tayo ng video card. So, wala akong time para sa mga no fix, no pay. Wala akong time sa mga scammer. Wala akong time sa yung nagpapagawa lang tapos kukunin. Wala akong time. Hindi rin ako, guys, nag-accept ng diagnosis fee. Diagnosis purposes only. Continuation repair lang. Iyan ang pilit na pinaglalaban. Yan ang pilit na dinedepense natin sa mga kumakalaban sa atin. Yan. So, yan ang dahilan. Kasi sa atin, pinipilahan tayo. Eh, ngayon, kung no fix, no pay, sige, doon ka na. Ibibigay kita doon sa mga no fix, no pay. Walang problema sa akin yon. Ang mahalaga, yung flow ng aking business is continuation. So, pinipilahan tayo, mahaba ang pila. Inaayawan tayo dahil mahaba ang pila. Pero pagdating sa guys sa experience and repaired donor board schematic board view, kahit wala kang donor board, wala kang board view schematic, dito guys, maraming board view na donor board. Susang ka pa. Kasi ang video card guys, hindi lahat ng pyesa nabibili sa online o sa e-store. Kasi ang video card ay gumagamit ng mga resistor na value na hindi nabibili. So, nakukuha lang siya sa donor board. Yan yung tatandaan nyo sa pagre-repair ng video card. So, mahalaga yung dignity
as a video card repair. Mahalaga yung marketing strategy as a video card repair. So, ganun lang yan eh. Marketing strategy yun nila, no fix, no pay. Sa akin, paid o premium service na tinatawag. Doon tayo. Kasi may reason yan. Yan. Nakikita niya naman yung business ko is continuation. Flow, pila ng pila. Bakit hindi nawawala ng pila? Yun ang magtaka ka. Bakit hindi nawawala ng pila? Bakit laging nare-repair sa video car repair? Bakit? Anong reason? Oh, ito nga magtataka. Pagpasilaw ka sa mga Nubix Nupi, talagang doon ka babagsak. Doon na nga lang sa ano eh. Yung nagpa-repair sa akin na RTX 3070. 10 tao yun, sunod-sunod. Magkakaibang lugar, magkakaibang destination, magkakaibang technician. Oh, galaw ka. Dineclared nila. GPU chip daw ang sira. Yung 10 na yon, kung hindi sila nag-second option sa akin, wala. Bili sila ng bagong RTX 3070 or RTX 3090. Sayang. Di ba? Oh, ganun lang. Ay, papaano pa yung sa buong Pilipinas? Kung lahat sila ay nasabihan ng ganun na, ay, GPU chip na sira. Di, wala na. Excuse me. So, ganun siya. Ganun ang buhay na technician. Kaya minsan, kailangan lang unawain, understanding. Yan. Sa akin kasi, guys, maraming mas ano halos sa customer ko guys is 90 papalagay ng 95% is successfully rate repaired goods ganyan. So back job natin palagay ng 5%. Yan. So yung mga nagrereklamo guys ay ipagpalagay na natin na 4% yung mga palagay ng back job ganyan. Pero ano guys, maliit yung back job history ng ano. Yung may mga nagrereklamo din sa akin guys, hindi naman actually perfectly 100%. Yan. Kaya lang yung ang problema din sa mga nagrereklamo sa akin, baseless yung kanilang reklamo. Marami kasi tinitira ako sa Facebook, YouTube, yan, simple may vlog tayo tapos may YouTube. Meron tayong ano. Meron kasi mga reklamo out of the rules, out of the warranty. So may rules and regulations. Binuo ko yung rules and regulations sa akin services. Dahil sa, siyempre, lumalago ang business eh, lumalaki. Siyempre, marami nagre-recommend, marami nagsasabi, marami nagre-react, marami nagagalit. So, ngayon, doon natin binubuo yung ano. So, mapansin may terms and conditions. If you agree, send your reply. Meaning, pag di mo yan binasa, nag-agree ka pa rin. Parang ano yan, pumirma ka sa kasunduan. O, ano ba, nagbintangan lupad. Yung pala'y pag hindi mo kinuha, ay maririmata. Ikaw ang talo. Ganon siya, guys. So, ako may ganon. So, mayroon kasi, guys, customer nagreklamo sa akin. So, all may nagawa ko yung lahat ng bahagi ko. So, wala naman siyang chat na sira yung unit sa huling reply. Ngayon, so, tinira ako sa Facebook at sa YouTube. So, sabi eh, yun, ginawa ko daw yung ulit, hindi ko daw inayos yung paggawa. Tapos hindi ko rin in-upload daw yung binidyohan yung kanyang unit. So, yan. Based on my rules and regulations, so, video is not part of our pay. Yan. Yan ay personal content ko yan. Ako yung nagdi-decide, hindi ang customer. So, no need ng approval sa customer to video or not. Okay? Tapos, so, warranty guys. Warranty ko, 7 days lang. Yan. Based the rules and regulation. Nag-agree ka naman eh. Ngayon, kung alam ka na technician na lavish yung warranty sa, halimbawa, 1 month, eh, doon ka na. Huwag ka na magpadala sa akin na repair. Ganun lang kasi siya, guys. Ayan. Ayan. Kasi, ano eh, ang warranty kasi ng second hand pag bumili ka sa physical store. So, physical store, guys, hindi ko sinasama ang online. Gawa nang ang online, walang kakwenta-kwenta, guys, ang online. So, regarding pagdating sa warranty. Walang ano yan. Walang support yan sa warranty. Dallas is scammer. Yan. Kasi mga nagpapareport. Ito yung mga nakatambak na video sa likuran ko eh. So, kaawa-awang barangay yan ang inabot niyan para lang sa mga scammer na yan. The best talaga is physical store. Ang physical store guys ay nagbibigay ng warranty na 14 days to
3 months. Yan, depende sa specification, depende sa rules and regulation nila. Yan, so sa mga repairing guys, dyan sa labas, nakita ko, 7 days lang din. Yan, 7 days. Actually, wala namang problema sa 7 days warranty kahit kung mababa siya eh. Based naman sa repair ko, wala namang bumabalik na video card na ano eh. na dahil nasira sa repair ko. Hindi naman eh. Ayun, yung customer na yun na nagreklamo sa akin. So, tinira ako sa Facebook, sa YouTube. So, nagchat siya 3 months. Tapos na yung warranty. Ang layo. Tapos, ang dami niyang reason. Ganyan. Actually, guys, the whole day, naubos yung the whole day ko to chat, to respond sa kanya kahit na maraming customer na nagchat-chat. Yun. Kaya lang. So, talagang napansin ko na mukhang may, alam mo yun, kung isa kang taong matino, ay matino. Ayan, so mukhang hindi matino eh. May sakit kasi siya guys, insomnia. Hindi nakakatulog umiinom ng gamot. Siguro may effect siguro. Ayun. So, dahil may sakit nga siyang ganun, so pinapasin siya ang consumer. Hindi ko siya binablock sa Facebook na chat-chat siya sa business. Kaya lang, kung i-roll out lahat ng terms and conditions, any violation, any rules and regulation, so hindi siya pasado dun sa pagre-reklamo niya. Baseless. Kahit pa dalahin mo yan sa barangay, sa pulis, sa abogado, hindi siya mananalo. Yan lang yan guys, masasabi ko sa mga ganyan. So guys, ako yung nag-ano lang, so pasensya na kayo at nag-ano ko. Yan guys ay at least alam nyo na ang video card repair ay not only successful, sinasama natin lahat kung ano yung nangyari. Kung naging successful man yung business ko, nakikita nyo yan sa Facebook ko, posting. Day by day, nagpo-post tayo dahil day by day, may repair tayo. Pila ng repair natin, day by day, nakikita yung pinopost ko. Ganun din. So, ayan. Kung mayroong sakit ako, pinopost natin. At nakita nyo. Ano nangyayari sa video card repair? Yung sabi na perfect pa ko sa video card repair? Hindi. Kasi nakita nyo. Ito, sinasabi ko sa inyo na mayroon ding mga customer na pilit nagre-reklamo. Kahit out of the moon. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ako nga guys, nagkakasakit na nga ako eh dahil sobrang pagod dahil sa pagre-repair dahil nga maraming customer. Ayan. Tapos yung technician ko may sakit ngayon guys, hindi siya nakapasok. Siguro panahon na rin na ganyan. Alam mo naman dito sa Maynila. So, iba't ibang klaseng pollutant, etc. etc. Kasi ang buhay ng tao ngayon, padali, hindi patagal. Kasi ultimo pagkain. Ayan. Kaya ganun guys. So ayan guys. I'm sharing. Sharing lang tayo ng mga kaunting maraming mga pangyayari na dumaan sa ating buhay. Ayan. So tayo may sakit sa ngayon. But trying to fix this video card for customer needs and for schedule. Kasi may schedule siya guys. Ang schedule nitong video card ay bukas. Yan. So, ngayon, na-fix na natin siya kasi in the line. Bali, siya na yung line-up ngayon eh. Kaya, yan. Bukas pa dapat yung schedule. But, trying to fix. Yan. Minsan kasi talaga mabilis ang repair natin. Kataon lang, yung technician natin ay, yan. Medyo mahina. Mahina rin yung aking technician sa pagre-repair. So, ang kaya niya ay 1050 Ti series lang. So, yun lang pinare-repair. Kaya lahat ng 1050 Ti series, guys, pababa. Siya yung pinadadali ko. Kaya lang, nangyayari guys, ay ako pa rin yung nakakapag-repair. Yan. Pero ganun talaga. Kasi mag 2 months na siya guys, yung aking technician. But, hindi niya pa masyado kaya. Pero wala. Kailangan kong unawain, understand. So, siya isang empty box na walang-wala. Hindi alam sa regaling siya. No? Actually, mahirap talaga ang video card board level. Kasi patatlo na siya sa technician ko. Yung mga dalawang technician, so tumagal lang yata ng 2 months. So, ayun, umayaw na. Kasi hindi nila takalagaya. Ayan, kaya doon sa mga nag-ano ng video card, ano, repair. Akala nyo. Ayan, so continue tayo sa testing. So, ayan, lumipas ng mahabang oras. Kasi bago ako natuto, guys. Ang aking testing, so sisikap. Tayo ay nasa 30 minutes na siya nakasalang. Wala akong nakikitang issue na mamatay. To test. Oh, yan. 30 minutes na siya. Then, siya. So, super laki. 14 pa na siya. At least.
Then, bigi-games ko pa siya para malaman natin na walang kamatayan o success yung ating repairing. Kasi based sa chatting ng aming ating customer is bigla daw namamatay. Ayan, so, tetest ko ulit siya sa game. Ayan. Tayo kasi is video card sa ating games naman. Specialist. Big games naman ako. Okay? Maraming specialist. Update ko kayo later. So, ayan yun. After testing okay, natin. Okay guys, update ko kayo for a stress test. So, running tayo ng live is 40 minutes. So, stress test, madali lang naman yun. So, wala namang 1 hour sa video natin. Tayo. At least na... Siya nga pa pala, papatayin muna pala natin kasi ang promosabi nito. So, ayan guys. Ang ating customer, pag pinatay daw, mahirap buhayin. So, patayin natin siya. Hello guys, good afternoon. Ayan, so plus, ito na yung updates. Nire-repair na sa nire-repair natin. So okay na siya guys, so yun. Running na siya dun. Ayan, as you can see. Ayan, so katatapos lang nung repair natin na na MSI 1070. So okay na. So ito yung next repair. So ayan guys, running na siya, stress test as you can see. So, benchmarking, ayan. So, waiting natin ng result. So, ang kanyang temperature, GPU temperature is 76 degree. 77, ganyan. Naglalaro lang. 77, ganyan. Babaan ng GPU temperature niya, guys. So, yung kanyang memory clock is 1750 and GPU clock is 18. Ayan. As you can see. Pan speed, pumabilis siya ng 84, ganyan. Something ganyan. So, okay naman. Ayan, bumibilis na naman siya. Pag nagpapalamig siya, nagkukuling, bumibilis siya. Yan. So, ayan na guys. Finish na yung stress test natin. So, bangkitin ko na lang. Ang EPS niya guys is 3 digits. 160.6. Yan. Yung score niya is 4,046. Yung kanyang minimum EPS is 32. And maximum EPS niya is 334. Okay? So, ayan. So, EPS naman na running dito is 3 digits. Naga 150, 130, ayan, 120. At least, okay na siya. Functional. Kasi this is a shorted. Ayan, galing sa technician. Ayan. So, nadali natin dito sa video card repair. So, dineclare na kasi nung technician na GPU chip down. Nabanggit ko naman dito sa unahan ng video natin. Ayan. So, okay na siya guys. It's working fine. From Zamboanga City. Layo nga eh. Ayan. But, hindi na sayang yung pagpapadala niya dito sa atin. Okay, sa video card repair. Ayan, i-ano na lang natin sa... I-chat na lang natin yung customer. Then, testing natin yan bago i-ship. Ayan. So, ayan. Ang warranty niyan, guys, is 7 days lang. Ang warranty natin. Then, pass na siya sa stress test. Send natin stress test sa customer. So, may video din naman sa YouTube. Ayan. So, ayan. Yan ang rules and regulation natin. Okay? So, okay na siya, guys. It's perfectly working. So, ito yung mga pinalitan. Ayan. As you can see. Thermal pad. Ayan. Ayan. Ang pinalitan niyan ay isang piyasa. Ayan. Ito. Itong piyasa na to. Okay, may video naman tayo. May papalit. Ayan. So, okay na siya, guys. So far, so good. Okay? So, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi. So, ngayon na ay October 23, 2023, 6 PM. So, OT na tayo. Kasi hanggang alas 5 lang dapat ako eh. Ayan. Okay, wala. 2 pieces video card lang yung na-repair natin today. Ayan, mula kaninang maga. Ayan, guys. So, salamat sa inyong panonood. Ayan. Para sa mga bagong salta sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po ng aking video. Okay? So, please visit our Facebook page, video card repair. Ayan. Para makita nyo pa yung iba kong mga videos. So, meron tayo. Okay? So, salamat po sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating video card repair. Okay? Thank you for watching. See you in the next repair. Bye!